Hong Kong Police at PNP tikom ang bibig sa imbestigasyon kaugnay ng Luneta hostage-taking. Exclusive! Labor Secretary ng Hong Kong at isang opisyal ng Hong Kong Police binanatan ng sumablay na hostage negotiation. Mga sangkot sa hostage crisis sa Luneta dapat ding managot, sabi mismo ni Pangulong Aquino. Isang miyembro ng investigating panel, sinita ang mga taga-RMNDZXL kaugnay ng kanilang interview sa hostage taker. Did you even make an appeal na pakawalan nyo na yung mga hostage ninyo sa mga panahon yun? Dalawang kasong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, lusot sa kamera. At sa showbiz action, dalagang Pinay wagi sa isang singing contest sa Hong Kong. Magandang gabi, ako si Paolo Bediones. Ako naman po si Cheryl Cosip. Simulan po natin ang aksyon sa Malacañang. Kahit inako na ni Pangulong Noynoy Aquino ang responsibilidad sa hostage crisis sa Luneta, hindi raw ibig sabihin nito na lusot na ang mga opisyal at individual na kasama sa hostage negotiation. Narito ang report ni Royces Nagit Sibal. Pinaninindigan ni Pangulong Aquino ang ginawa niyang pag-ako ng responsibilidad sa nangyaring hostage-taking incident sa Luneta. Pero hindi raw ito nangangahulugang absuelto na ang iba pang responsable sa pumalpak na operasyon ng pulis. So, I emphasize, meron talagang dapat humako na responsibilidad at meron din dapat maging responsable sa pagsasayos ng lahat ng kakulangan na nangyari at nakita natin. Walang absolve. Para matukoy kung sino-sino ang mga dapat managot, malaking tulong daw ang fact-finding investigation na isinasagawa ng DOJ at NBI. Dapat daw busisiin kung sino-sino nga ba ang naatasang mamahala sa insidente. Kailangan din daw alamin kung ano ang eksaktong ginawa o ginampanan nila at kung ano-ano ang naging kabiguan nila kaya't humantong sa trahedya ang hostage crisis. Pero tiniyak ng Pangulo, may katapat na parusa ang sino mang mapapatunayang nagpabaya sa insidente. Tinatapos natin yung investigation. Katapos po nun, edi siyempre yung nagkulang, kailangan merong kakulang mapapataw na penalties. Muli ring nilinaw ng Pangulo na wala kay DILG Secretary Jesse Robredo ang control sa pulis. Kaya hindi raw dapat lagyan ng kulay ang pagiging acting incapacity ni Robredo bilang kalihim ng DILG. I don't think that has a bearing at this point in time. As I explained, no, he had other functions rather than just the police aspect. Nangako si Pinoy na maglalabas ng corrective measures para maiwasan ang mga pagkakamali at matiyak na hindi na mauulit ang nangyari. Pero sa ngayon, hihintayin muna raw ng Pangulo na matapos ang isinasagawang investigasyon ng DOJ. Royces Nagit Sibal, News 5. Para makita ang totoong larawan ng August 23 hostage taking, nag-ocular inspection sa Quirino Grandstand ang Incident Investigation and Review Committee ni Justice Secretary Laila De Lima. Bago yan, humarap na rin sa komite ang nakaligtas na tourist bus driver para magbigay linaw sa mga nangyari sa loob ng bus. May report si Fritzy Cabial. Pinalikan ng 5-member panel ni Justice Secretary Laila De Lima ang Quirino Grandstand para mas malinawan sa mga pangyayari noong August 23 hostage crisis. Mahigit isang oras tumagal ang komite sa hostage site. Dumating din doon ang ilang Hong Kong observers. Naglatag din ng manipis na lubid para masukat ang layo ng bus mula sa Police Community Precinct na nagsilbing command post ng pulis. Ininspeksyon rin ang loob ng PCP. Mahalaga raw kasing malaman kung anong setup ng command center at kung accessible ba ito. Ang PCP rin ang nagsilbing holding area ng mga nasagip na hostage victims. So we wanted to verify where exactly, what exit door SPO2 Gregorio Mendoza was escorted out. Bago yan, humarap na sa komite ang driver ng tourist bus na si Alberto Lubang.
Consistent ang mga pahayag ni Lubang sa mga affidavit ng mga witness at ng tourist guide na si Diana Chan. 9:45 ng umaga raw sila nakarating sa grandstand. Pero sa affidavit naman ng mga taga-SWAT, 9:07 pa lang nang nakatanggap na sila ng report ng pang-hostage at 9:15 daw, nasa luneta na ang SWAT. How can there be a hostage taking at 9:07 or the first report? Kung 9:30 pa lamang dumating si Mendoza sa Fort Santiago, kadadating pa lang niya, hindi pa siya nakikisakay sa inyo. Di ba? Apo. Isang bagay lang daw ang sigurado ni Lubang. Yan ang pagbugso ng galit ni Mendoza nang mapanood sa TV ang pag-aresto sa kapatid niyang si Gregorio. Inamin ni Lubang na sinabi niyang patay na ang lahat ng tao sa bus. Nakita raw kasi niya sa rearview mirror kung paano pinagbabaril ni Mendoza ang mga pasahero. Ang sagot ko, opo, pinatay na lahat. Pero ang sabi ko rin po, sana mayroon pang buhay. Umistop na po siya sa pagbabaril eh. Kaya ang nasa isip ko, tapos na, pinatay niya ng lahat. Target ng kumiteng matapos ang marathon hearing bukas. Yan ang huling aksyon mula Maynila. Fritzy Cabial, News 5. Umarap din sa investigating panel ang mga taga RMN-DZXL kung saan na-interview si dating Senior Inspector Rolando Mendoza nung siya ay mamaril ng mga hostage. Kasabay po nito, sinita ng isang miyembro ng panel ang mga taga DZXL. Kung bakit, Romel Lopez, sagutin mo. Ipinarinig muli ng RMN-DZXL ang on-air interview sa pagitan ng anchor nitong si Michael Rogas at hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza. Base sa interview, kalmado pa ang hostage taker bago nito matanggap ang liham mula sa ombudsman. Hindi abogado, apa ay sinasabi na maling-mali ang pangyayari na nangyari sa akin. Pero nang binasa na ni Mendoza ang sulat ng ombudsman, tila tuluyan na nagiba ang kanyang tono. Hindi ko kailangan ko. Alam ko, kailangan ko yung decision nila. Reversing or not reversing, yun lang. Mas lalong nagalit si Mendoza nung nakita niya sa TV na inaaresto ang kapatid niyang si Gregorio. Kaya doon na ito nagbantang magpapaputok. Ilang beses din tinangka ng News 5 reporter at DZXL anchor na si Erwin Tulfo na ipabadid sa mga pulis na nag-aalboroto na si Mendoza. Pero hindi na naiparting ang kanyang mensahe dahil nawawala na noon ang mga Grand Commander. Pwede ba yung buhay? Yes, pinatawagan na nila. Pinatawagan na nila yung headquarters na alalay nila. At hindi nila nakakawalan yan! Matapos iparinig ang interview, tinanong ng kinatawan ng Filipino-Chinese community na si Teresa Angsi kung walang nakaisip sa mga taga-RMN na pakiusapan si Mendoza, napakawala na lang ang mga hostage. Kasi ikaw, nagkaroon ka ng line eh. Something which you should have done, di ba? That you are negotiating. But did you even make an appeal? Ang layo nilang po talaga namin is ipaalam lamang po kung ano talaga nangyari. Hindi naman po kami yung negotiator para makiusap po sa kanila. Kasunod nito, idinini ang si ang responsibilidad sana ng DZXL sa mga hostage. Hindi man lang niyo maisip kahit papaano magmakaawa na kayo dahil nasa line na kayo. Doon po kami papunta na to save the lives, but we were caught in the middle of that because suddenly he became angry with the negotiator. And then a shot was fired and that escalated into something na kami po, ninenervyos din kami. Isasalang din sana sa investigasyon ng iba pang taga-media, pero bukas na ito itutuloy. Kinailangan na kasi ng panel na pumunta sa Quirino Grandstand para sa ocular inspection. Yan ang aksyon mula rito sa Maynila. Romel Lopez, News 5. Dalawang linggo mula nang maganap ang hostage taking sa Luneta, naglabas ang Malacañang ng mga patakara na gagamitin tuwing may hostage crisis. Isa sa mga ito ang pagtigil sa mga live coverage na maaaring makaapekto sa pagresolba ng mga ito. Narito ang report ni Maricel Halili. Obviously, yung the intensive coverage by entire media provided a wealth of intelligence to the hostage taker. Matapos ang Luneta hostage drama, isa ang media sa pinagbuntunan ng CC kung bakit pumalya ang operasyon ng mga pulis. Dahil dito, sinimulan ng communications group noong nakaraang linggo ang media dialogue para malinawan kung saang punto nagkamali ang journalists. At kanina nga, inilabas na ang inisyal na kasunduan para rito. Una, tiyaking walang miyembro ng media na makakalapit sa lugar kung saan may krisis. Ikalawa, hindi pwedeng sumali ang media sa operasyon ng pulis tulad ng negosasyon sa hostage taker. Ikatlo, iwasan muna ang live coverage sa kasagsagan ng krisis.
At huli, bumuo ng Crisis Communication Coordination Center kung saan pwedeng kumuha ng detalye ang mga reporter tungkol